Konnichiwa! Naisipan ko magluto ng beef with mushroom today, kaya eto, nakahanda na yung mga gagamitin ko. Ganito talaga kalaki mga bawang dito. Sobrang laki talaga. Malaki pa sa kamao ko. Pati yung mga sibuyas dito, ganito kalalaki. Bihira lang yung maliliit. Ito naman yung gagamitin kong mushroom. Fresh yan. Lahat ng mushroom dito, fresh. Bihira lang yung mga dried. Ito nga yung bawang, oh. Isang piraso lang yan doon sa isang bungang malaki na yon. Pero malaki na siya, di ba? Ang kaso, nung magsisimula na ako maghiwa ng mga rekado, gumising naman yung bunso ko. Ayan, hindi na naman ako makakapag-start ngayon. Aalawin ko muna siya para maibaba ako at makapagsimula na rin ako magluto. Buti at nagpababa din agad yung bunso ko. Sinimulan ko na nga rin hiwain yung sibuyas. Ayan, feeling chef tayo today. Kala mo naman marunong talaga magluto. Sinunod ko na rin hiwain yung bawang. Ayan, sobrang laki ng bawang kahit isang piraso lang. Hindi ko na nga rin nagamit yung isa at isa na lang yung ginamit ko kasi madami na nga yung isa. Puro isa na lang yata na sabi ko ah. O diba, feel na feel lang hiwa. Kala mo feeling chef. Pero ang totoo, nagkamali talaga ako ng unang hiwain dyan. Inuna kong hiwain yung sibuyas kaya ang nangyari sa akin... Sumakit ang mata ko habang naghihiwa ako ng bawang kasi naman pala desisyon sa buhay kung alin ang uunahin. Gaya nga ng sabi ko dun sa una kong video, kayo ang magluluto kaya kayo ang masusunod. Isinunod ko na rin palang hiwain yung mushroom, ang daldal ko kasi ayan, di ko na namalayan. Pero sa totoo lang, ang hirap din pala mag voice over ano, nakakapagod, nakakahingal at nakakatuyo ng laway. Hay buhay, ang hirap talaga kumita ng pera, charot. Medyo madami din yung mushroom na hihiwain ko, kaya ayan, matatagalan tayo nito. Abutin tayo hanggang kinabukasan, charot. Natapos ko na din lahat at ayan, magsisimula na rin ako magluto. Papainitin lang natin yung kawali at lalagay ng mantika. Antayin lang natin na uminit ng konti, tsaka natin ilalagay. Kaso ang problema, yung bunso ko nagpapakuha naman, kaya ayan, kinuha ko muna, isinayaw-sayaw at inaliw-aliw kasama ng ate niya. Nag-dance-dance kami muna habang... Inaaliw, ayan, tingnan niyo mabuti ang sweet ng baby ko. Ito yung ginagamit ko pagka magpapainit ako ng food ng baby ko. Lifesaver din yan para sa mga mommies. Kailangan talaga marami ka ding alam na life hack. Sisimulan ko na ulit magluto habang naibaba ko pa yung baby ko. Ito na nga at lalagyan na natin ng butter habang hindi pa masyado umiinit yung mantika. Kasi kapag inilagay mo yung butter na mainit na yung mantika at kawali, masusunog naman yung butter. Isunod na rin ilagay yung bawang. Antayin nyo lang mag golden brown yung bawang. Pero wag naman masyadong sunog kasi papait naman yung butter natin tsaka yung bawang. Hayaan nyo lang haluin. Halo lang ng halo hanggang sa ilagay na natin yung sibuyas. Ang hirap din talaga mag voice over. Nakakahingal talaga siya. Promise. Isutiin nyo lang yung bawang at sibuyas. Antayin nyo lang maging translucent yung color ng sibuyas. Haluin nyo lang ng haluin, huwag kayong mga ngawit, huwag kayong mapapagod, at huwag kayong susuko sa panonood ng video ko, please, parang awa nyo na, charot. Isunod na rin natin ilagay yung beef. Bakit natin? Ako lang pala, ako yung nagluluto. Ang kulit ko, no? Ayan, kapag nailagay na, syempre, kailangan natin haluin yan para mag-incorporate ang mga ingredients. In-English ko pa, mamaya mapansin na naman ako ng mga Marites, tapos ikukurek ako, tapos aawayan ako, tapos ano, sisikat ako magbabiral at magkakaroon ako ng maraming followers sa FB page at saka sa YouTube, pati na rin sa TikTok, ay sana all sikat. Kaya naman ikaw nanonood at hindi pa kita followers, sana naman, baka naman. O siya, back to cooking na ulit tayo mga Mare. Kailangan natin isutay mabuti yung beef para mawala yung mga dugo niya. Tapos, hayaan natin matuyo ng konti yung mga sabaw na lumalabas dun sa beef. And then, kapag nakikita nyo na nag-evaporate na yung sabaw na nanggagaling dun sa beef, kapag nakita ninyo na nag-evaporate na yung sabaw dun sa beef, haluin nyo lang ng konti tapos lalagyan natin ng parsley. Mga kalahating kutsara lang siguro, pwede na yun. And then, haluin lang ulit hanggang sa magsama-sama na yung mga ingredients niya. Kailangan natin maglagay ng tubig dito dahil beef nga ito at matagal lumambot, kailangan natin pakuluan siya ng matagal. Naglagay din ako ng beef cubes pero kalahati lang. Kailangan itong pakuluan dahil ang gamit nga natin karne ay beef.
Kadalasan nga kapag nagluluto ako ng baka, ginagamitan ko talaga siya ng pressure cooker. Kaso iba kasi yung lasa kapag luto sa pressure cooker. Habang inaantay kong lumambot yung karne, eto pinapakain ko muna yung bunso ko. Ayan, tignan nyo naman, no? Parang hindi yan 5 months, pero 5 months pa lang yan. Gustong-gusto niya talagang kumain. Abokado nga pala yung kinain niya. Tignan nyo, simut sarap. Binalikan ko na rin yung niluluto ko at ayan, kapag nakita nyo ng ganyan at nagmamantika na yung sabaw, check nyo muna kung malambot na ba yung karne bago nyo lagyan ng ibang sangkap. Pero bigo ako mga mare, pag check ko matigas pa rin ang karne, kaya ayan binalik ko yung takip tapos papakuluan ko muna siya. Siguro mga umabot ng mga 15 minutes to 20 minutes bago ko ulit napalambot yung karne. Ayan na, naganda, bulol-bulol na tuloy ako sa mga karne na to. Paulit-ulit tayo sa karne, karne na lang ng karne. Ay naku, Diyos kong baka ka, ang tigas-tigas mo. At sa wakas, lumambot din mga mare, ayan na nga at inilagay ko na rin yung cream. Hahaluin lang natin para magsama-sama lahat ng rekado tapos papakuloan natin ng konti. Pero hindi naman yung kulong-kulo kasi papangit yung lasa ng cream. Kapag kumulo na siya, isusunod na natin ilagay yung mushroom. Depende na rin nga pala sa inyo kung gaano kadaming mushroom ang gusto nyo. Ako kasi gusto ko mas maraming mushroom. Mas masarap kasi at mas malasa siya. Hindi nyo na rin pala kailangan lagyan ng tubig dahil yung mismong mushroom naglalabas siya ng sariling katas. Kaya mas masarap yung sabaw ng beef. Depende na rin sa inyo yung paglalagay ng seasonings. Ako nalagyan ko lang ng konting asin at saka konting paminta. Pagkatapos lagay ng seasonings, haluin lang ng konti tapos papakuloan natin. Hahayaan lang natin maluto ng bahagya yung mushroom. Hindi nyo na rin pala kailangan takpan kasi mga mare, pag tinakpan nyo yan, panigurado, linisan portion ang gagawin nyo dyan sa kalan. At kapag nakita nyo kumukulo na, hahaluin nyo lang siya para hindi magdikit yung nasa ilalim. At ayan nga, tiki man portion na mga mare. Ito nga pala yung parsley yung ginamit ko. Ito na rin yung beef cube. Ayaw pa mag-focus ng camera, ano ba yan? Sige na, makisama ka naman. Ayan. At syempre, ang pinaka kinatatamaran ng lahat, charot. Pagkatapos kung hugasan yung mga hugasan, isunod ko na rin yung mga baby bottles. At dyan din ako nag-i-sterilize kasi all in one na yan. At ayan, nag-iiyak naman yung baby ko. Buti nga nandito yung father-in-law ko para may kumarga dun sa baby ko kasi nga ayaw niya magpababa at nagtutupi ako ng mga tupiin. Eto, i-flex ko sa inyo, napakadami kong tupiin. Meron pa yan sa taas, hindi ko pa natutupi. Pero pasasaan ba matatapos din ako? O siya, ayun lang. Mata ni, bye-bye.